Inilibing na ang pinatay na transgender na si Jennifer Laude kanina. Nanindigan naman ang kanyang pamilya na itutuloy nila ang laban hanggang makamit ang hustisya. Ibandila mo, Pia Gutierrez. Sa uling gabi pa lamang ng burol ni Jennifer Laude, bumuhos na agad ang luha sa mensahe ng pamilya sa napatay na kaanak. Ako, grito lang ako, pero ilalaban ko. Kung hanggang sana kaya ko, anak ko yung pinatay. Kaya ko rin pumatay kung magpanukulo ko yan sa akin, ang magkano na yan. Mas masakit lalo kasi lilibing na nga siya lahat-lahat. Hindi pa rin umaharap yung hayop na yun. Kung pwede ako na lang din pumatay sa kanya, di ba rin makulong ako, pag-iante lang kita. Nang ibabaw ang lungkot at ramdam din ng galit dahil sa umano'y kawalan ng hustisya at pagkadismaya para sa mga nang huhusga. Ang hirap na matayan ka na. Pangit pa rin yung naririnig mo sa iba. Iba po siya sa lahat ng bakla. Sinasabi ko sa inyo, she's one of a kind. Kanina dinala ang labi ni Jennifer sa simbahan para sa huling basbas at misa. Salamat po for every minute I was allowed to share with you. You were a blessing to my life. Humingi naman ng patawad sa AFP ang ate ni Jennifer sa nangyaring pagsugod nila sa Camp Aguinaldo. Hiling rin niya sa DFA kunin ang kustudiya ni Pemberton. Pasado alas 3 ng hapon, minarcha ang karo sa mga kalsada sa Olongapo. Inaano namin na magkaroon nga ng hustisya at saka para dun sa mga LGBT na katulad namin, hindi na maulit yung mga ganong pambibiktima sa LGBT. Wala talaga tayong kasiguruduhan kung makakamit natin ang katarungan. No? Hanggang ngayon po, nagdedebate pa kung dapat bang mahawakan ng otoridad ng Pilipinas. Ito yung pagkatao ni Pemberton. Para sa pamilya, hindi lang sa pagdibing kay Jennifer Laude natatapos ang laban para sa katarungan. Sa Lunes, nakatakda ang pagpapatuloy ng preliminary investigation. Ayon kay Attorney Harry Roque, hindi na nila inaasahan na dadalhin ng U.S. Embassy ang akusadong American serviceman na si Joseph Scott Pemberton. Pero tuloy pa rin ang laban nila hanggang makamit ang hustisya. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.